ba tayo? Naka-focus doon. Kami po ay bumabati sa inyong lahat. Mga kapatid po sa Panginoon. Ngayon po sa Isabela, sinusubaybayan po tayo. Kaya magandang hapon po sa mga nasa ibang bansa. Ang pagbati po ay sa ngalan po ng ating Panginoon Jesus. Ano po yung nakalagay po dyan kanina? Anong aklat dito? Pastor Elmer. Ito na naman ako, nakalimutan ko na naman yung text natin. Tayo po ay nasa aklat po ng Samuel. Anong chapter po tayo? No, Samuel. Yung pagbasa na narinig po natin. Chapter 23, verse 8. Makinig po kayo mabuti, brethren. Just open your Bible with me. Let's start sa pagbasa. Sabayan po niyo ako. Verse 10, 2 Samuel 23 chapter. Ito mahirap kasing problema nila kanina, yung mga pangalan na nandito. Pero mahalaga yung mga pangalan na nandito, no? Baka pangalan nyo nandito. Paki-check lamang ako, binabasa ko. Baka mabanggit ko yung pangalan nyo, maganda. These be the names of the mighty men whom David had. Si David, na hari, ay meron siyang mga sundalo. At itong mga sundalo ito, sila yung mga malalakas. At sasabayan ko na rin, sila yung mga matatalino. At sila yung mga matatapang. This be the names of the mighty men whom David had. Ang binanggit agad ng author dito na isa sa mga magigiting na sundalo ni David, the first is Tatshmonite. That Tatshmonite that sat in the seat, chief among the captains. Kung may mga captains, may mga kapitan ito si David, itong binanggit natin na Tatshmonite ay ito ang kanilang leader. The same was Adino, the Esnite. Si Adino ang leader ng mga kapitan. Walang Adino rito, wala. Adino, wala. Fernando meron. At nung ibigay ang details ng author na ito, ito yung kanyang nagawa doon sa kanyang pakikipagdigma. Adino lift up his spears against 800. Nakakita na kayo ng spears? Hindi pa, ano? Yung bang mahaba-haba ang hawakan? Tama ba ako? Sibat ang hawak po niyang pangdigma ay sibat. At doon sa kanyang sibat, ...800 po yung tinapos niya. Alam niyo yung bilang na 800? Siyempre, alam natin, hindi 700. Oh. Hindi rin siya, ano, hindi rin 69. 800 talaga yan. At itong si Adino, ang gamit niyang sandata, spears. Ang spears ay isa sa mga mahirap na sandatang pangdigma. Pero pang long distance. Tama ba, Pastor? Ano? Tama. Pero hindi pangdikitan. Mas mahirap itong pangdikitan.
Eh kung yung tabako, mas okay. Ito kasi, eh, pang long distance. Mahirap ito sa maramihan. Baka maiipit lang yung spares mo. Spares again, 800. Whom he is low at one time. Hindi ito Onex, ha? Onex, ikaw naman. Onex, ikaw. Hindi. Ito'y, alam niyo na yung one time? Hindi yung magkasunod junod. Yan si Adino, no? And pagkatapos itong sa Adino, ayon dito sa may sa author, after this Adino na nagtagumpay laban doon sa 800, pinatay niya ito. Hindi siya sumablay. And after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite. Eleazar naman, pagkatapos itong si Adino, mayroon ding isang sundalo ni David na ang pangalan ay Eleazar. At dahil wala pa namang surname noon, apelyido, binabanggit yung ama niya para makilala siya. Si Eleazar, ang may anak noon ay si Dodo. One of the three mighty men with David. And then, when they defied the Palestine, that where they're gathered together to battle, noong magkasulubong ang digmaan ulit ng mga Palestino laban sa mga Israelites, and the men of Israel were gone away. Yung sundalo na kasama ni Eleazar, tumakbo. Pero si Eleazar, hindi siya tumakbo. And the men of Israel were gone away. And he arose and smote the Palestine until his hand was weary, and his hand cleft unto the sword. Isa lamang siya ang tumayo. Iniwan siya ng kanyang mga kasamang sundalo. At nakipaglaban itong si Eleazar. At yung, sa tagal ng pakikipagbakaan nito sa mga kaaway, alam niyo yung kanyang puwersa, dumikit yung kamay niya doon sa hawakan ng kanyang sandata. Dahil sa tagal ng kanyang digmaan, tinapos niya ito, hindi niya ito binitawan. Wait, at nangangawit na ako, wait. Hindi siya ganun. Walang pahinga. Hindi niya binigyang pahinga ang kanyang kamay. Close na close ang kanyang kamay doon sa kanyang sword. Hanggang sa matapos nito. Kaya nung siya ay matapos sa digmaan at nagtagumpay siya, halos hindi niya matanggal yung kanyang kamay. Sa punlo ba yun? Sa punlo? Doon kanyang... And where they gathered together. And sinasabi dito sa kay Eleazar, when they defied the Palestine that were there together to battle, and when the men of Israel were gone away, he arose and smote the Palestine until his hand was weary, and his hand cleft unto the sword. And the Lord wrought a great victory that day. Iniwan siya ng kanyang kasamang sundalo, pero siya, tumayo siyang nag-iisa. At nagbigay ang Diyos ng napakalaking, ano itong victory? Tagumpay sa araw na yon. At nung magtagumpay siya na nakita ng kanyang kapwa sundalo, bumalik ang mga sundalo. At nung bumalik, sinamsam yung mga ari-arian ng mga kaaway nila. Bumalik sila para samsamin ang mga dala ng kanilang mga kaaway. Verse 11, and after Eleazar, mayroon po ulit, magkakaibang pagkakataon, magkakaibang individual. And after him was Shema, the son of Agi the Hararite. And the Palestine, we got it together again into a troop. At doon, ang gusto ng mga Palestinians, kunin yung isang bahagi ng lupa. At yung bahagi ng lupang ito ay mayroong pakinabang doon. At gusto nilang kunin yung bahaging lupa ito. And after him was Shema, the son of Agi the Hararite.
and the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentils. And the people fled from the Philistine. Ulit, tumakbo ang sundalo kasama niya. Pero siya, hindi siya tumakbo. But he stood in the midst of the ground. Yung kukunin ng mga Palestinian na lupa, nakakapiranggot, tumayo siya doon sa gitna. At dinepensahan yung lupa na gustong kunin. At pinatay ang mga Palestinians. And the Lord wrought a great victory. Ilang oras ba ako dito, Pastor? Pwede ng lima? Pwede? Oh. Kasi sabi ko, mga apat siguro ito, tatakbo ng lima. Kaya, sige, mag-uumpisa na po ako. Gusto ko pong banggitin itong mga verses na ito. No? Bibigyan ko ito ng kaunting linaw. Muli kong sasabihin sa inyo, alam nyo, pagka nagsasalita ko, hindi gaano malinaw. Kasi hindi naman kayo malinaw kung makinig minsan. Eh, tabla na ang laban. Lahat po ng bahaging ito ng ating natinitignan nating bahagi ng kasulatan, ano? Kung papansinin natin yung sinasabi ng sumulat na ang Diyos talaga ang nagbigay ng tagumpay sa bansang Israel. Right? Ang binabanggit diyan, and the Lord wrought a great victory. Hindi lamang kay Adino, hindi lamang kay Eleazar, kundi yung pinakahuli, nagbigay ang Diyos ng tagumpay sa bansang Israel. Amen? At para sa inyong kaalaman pa, dadagdagan ko pa, ang mga tagumpay na bigay ng Diyos sa kanyang bayan ay galing sa mga individual. Right? Hindi yung sa maramihan, kundi sa mga individual, si Adino, si Eleazar. At saka yung pinakahuli, sino ito? Shama. At ito ang sinasabi ko sa inyo, na ang Diyos, nagbibigay siya ng tagumpay mula sa mga individual, sa mga magkakahiwalay na pagkakataon, sa mga hindi magkakaparehas na pangyayari. Tama po tayo? Makikita natin dito, brethren, ang pinakabuto. Ano yung buto dito sa likod? Backbone. Ang pinaka-backbone ng mga binabasa natin na ang Diyos ay maaari palang magbigay ng tagumpay para sa lahat sa pamamagitan mo, brother Lito. Brother po, sa pastor, at sa mga gusto. Yan ang pinaka-backbone nito. Ang Diyos ay maaaring magbigay. Ano yung title natin? Pwede pakibigay yung title natin? Nandyan na? Pwedeng magbigay ang Diyos ng tagumpay sa pamamagitan mo. Pwede yan. Na kahit hindi grupuhan ay pwede. Kahit iwanan ka ni Manong Lito, kayang magbigay ng tagumpay sa pamamagitan ni Pastor Albert. Kahit iwanan ka ni Pastor Albert, pwedeng magbigay ng tagumpay ang Diyos para sa marami sa pamamagitan ni Brother Lito, sa pamamagitan ni Brother Paul. At pwede sa atin, sa sino man. Nakakiiwanan ka ng lahat, huwag ka lang iwanan ng Diyos. Dahil ang pinagmumulan ng tagumpay ay ang Diyos. And another thing is, ang Diyos, lagi namang ang gusto niya yung matagumpay na buhay eh. Wala sa bokabularyo ng Diyos na ang gusto niya, yung kahit isa sa atin, ayaw niya na hindi tayo magtagumpay. Laging nasa puso ng Diyos, yung design ng Diyos, ay ang magtagumpay ang bawat isa. Hindi lamang bawat isa, hanggat maaari, yung kabuuan ng iglesia, ang gusto niya. Kaya,
kung gusto ng Diyos. At nasa puso niya ang magbigay siya ng tagumpay sa lahat, kahit sa pamamagitan lang ng isa. Tiyak ko ang Diyos. God is still seeking or looking yung kahit isa ka lang. Patuloy na ang Diyos naghahanap, nagsasaliksik ng isang taong willing and ready to be used by God. Amen? Yung willing at saka yung ready. Kaya nga nung nagbabasa na yung anak natin, talagang lumapit ako. Pinapakinggan ko, kasi medyo maliit yung boses, pinapakinggan ko yung, at habang pinapakinggan ko yung pagbasa, talagang nararamdaman ko, iba naman yung pakiramdam ko. Kaya lumapit ako. Lalo na nung nag-pray ang ating bishop. Umiiyak talaga ako. Dahil sa nakikita ko na ang isa, dalawa, tatlo, apat, talagang maaaring sila ang mga ito na pagkatapos ni Adino, and then after Adino, then Eleazar. Maaring pagkatapos ko, ay pwede din kayong gamitin ng Diyos na magbibigyan ng tagumpay sa karamihan. Amen? Kikita mo ako, Pastor Albert? Kung napansin nyo, na pagka magkasalubong na ang digmaan, nagkakaroon ng iwanan. Ano, brother, dito? Madalas yan, pagka nandyan na yung mga dapat nating gawin bilang isang katawan ni Kristo. May mga project, may mga dapat tayong gawin para sa espirituan. Nandyan na yung iwanan. Na kahit alam niyang siya ang isa sa malakas na maaaring gamitin ng Diyos para sa tagumpay ng mas marami. Pero siya, yung nag-iiwan. May mga kabilang kasi sa church para sa oras o sa araw ng digmaan o araw ng gipitan na kailangan mo, talagang tatakbuhan ka niya. Babalik na lamang siya pagka nakita niyang tagumpay ka. At sasabihin niyang, oh, di ba kasali tayo? Yun yung prayer ko, brad, na magtagumpay tayo. Naglaing mo na niyo yung tao. Miruin mo yung, mabasakay ko nga dito nung, no, nagtagumpay na itong si, sino ba ito? Si Eleazar. And verse 9, dun, dito sa pinakahuli nito, and the men of Israel were gone away. Pero nung nagtagumpay itong si Eleazar, and the people, verse 10, dito sa huli, and the people returned after him only to spoil. Bumalik siya, bumalik sila, hindi upang makipagbaka, kundi sumamsam. Uy, sa akin itong bote ng inumin nito, galing sa Egypt ito, ang gandang damit nito, Spoil, ang gusto, kaya bumalik. May mga ganyang Christians naman, Pagkatagumpay ng nakikita ang church, babalik. Pero pagka sa panahon na dapat dumamay siya, lilipat sa ibang church. Buti na lamang at hindi niyo ako nasusumpungan sa mga ganitong pagkakataon. Huwag niyo kalilimutan. Ang Diyos ay maaaring magbigay ng tagumpay para sa lahat sa pamamagitan mo. Amen? Adino Eleazar. Shama. At meron pa nga doon sa pinakahuli, 20 and 21, isulat na ninyo yan para hindi ko nababasahin. Kung ganun, pastor, na ang Diyos, totoong naghahanap siya ng sa ating kalagitnaan, kung ayaw sa buo, kung ayaw naman ng buong iglesia na magtagumpay siya, na buo siya, titingin ang Diyos sa mga individual para lamang ipagpatuloy ng Diyos ang kanyang adhikain at tagumpay sa kanyang bayan o sa church. Kung
kung sakasakaling gusto ko, Pastor, gagamitin ako ng Diyos, maaari kaya ako na magamit ng Diyos ang magbigay ng dakilang tagumpay para sa lahat? Oo naman. Pero kailangan. Ito ang gawin natin. Kasi willing naman ako eh, gagamitin ng Diyos. Hindi ko alam kung willing kayo. Willing kayo, hindi ko alam kung ready kayo. Kung willing ka, dapat ready ka. Kung ready ka, dapat willing ka naman. Hindi pwedeng ma-divorce yung isa. Willing na, ready pa. Hindi yung ready ka, pero hindi ka naman willing. Dito po sa may ano, may kakambal siyang iskriptura dito eh. Dito sa may 1 Chronicle chapter 11, verse 10. Ito yung kakambal niya, ah. Kambal. Babasahin ko. Dito sa may... Anong aklat yung nabanggit ko? 1 Chronicles 11, verse 10. Let me try. Kung minsan, tinatsambahan ko na lang kasi ito, kaya... parang siya. Okay. Verse 10. This also the chief of the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, with all Israel, to make him king according to the word of the Lord concerning him. Nung marinig-rinig nila yung mga promises ng Diyos kay King David, na siya ang hari na magpapatuloy doon sa Israel, isang matagumpay na hari, pagkatapos ni Haring Saul. Nagpalakas ng nagpakalakas ang mga sundalo nito ni David. They were strengthened themselves to establish the kingdom of David. Eh kung gusto naman natin na gamitin tayo ng Diyos, kahit iwanan tayo ng iba at nag-iisa lang tayo natatayo para depensa kanya mga bagay na mabubuti na maaari nating i-impart sa ating mga kapatid, strengthen yourself. Amen? Palakasin nyo yung sarili. Dahil hindi naman talagang totoo na kahit tuwing Sunday na hindi ito ka, and then pirma sa pangalan, pagka kumanta si Pidya at si Paul, taas naman ang kamay, sabay sa lubong nito at sa kanito, kakasalubong yan, taas mo ka. Pero pagkakailangan ka ng Diyos at ng Iglesia, baba mo ang iyong kamay at huwag ka munang pupunta sa Diyos. Saka na lang, pagkatapos na yung pakikipagdigma, balik ka na. At sasabihin mo, ito yung prayer ko, Pastor, na medyo nasumpatan na yun. Nasagot na ng Diyos. Kung umalis ka na lang, lumang tugtugin na yan. Panahon pa ng unang digmaan yung sinasabi mo. 10:11. Ano 11:10? And this also the chief and the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him or with David in his kingdom. Kaya napakatatag ang kaharian ng David, nakaharian ng Diyos, ay dahil nagpapatuloy ang mga sundalong ito na nagpapakalakas. Anong ibig mo sabihin yung nagpapalakas? Nagpakabihasa ang mga ito sa training. Mariin mo, brethren, 300, 800, mag-isa ka. Gaano ka kahusay? Gaano ka kalakas? At gaano ka katalinong sundalo? Kaya pagka ito ay pag-iisipan mo mabuti ito, kung paano ito nangyari, liban doon sa Diyos, nagpakabihasa ang mga sundalo ito. Na kahit yung sibat lang, ay kaya niyang ipagtanggol ang bayan. Hindi nyo ba ito naiisip, brethren? Dahil nagpakabihasa ang mga ito. Hindi pangkaraniwang mga sundalo ito. Katumbas ito ng 1,000 sundalo ng kaaway. Yung isa.
Kaya ang promise ng Diyos sa kanila, yung isa sa inyo, tatakbo ang 1,000. Hindi ba nababasa? Dahil doon sa napaka-bihasang sundalo ang mga ito. Kung ang iglesia ngayon ng Panginoon, not only in the Light of Truth Ministry, at sa iba't ibang churches pa ng Panginoon, ay magpapakabiyasa. Walang pag-anilangan. Makapagbibigay tayo ng tagumpay sa mas marami. Amen? Kailangan, pagka nais nating magpakabiyasa, kailangan natin ng panahon. Kailangan natin ng lakas. Amen? Walang magiging bihasa kung hindi nagbibigay ng panahon. Walang magiging bihasa sa material at financial, sa anuman, kung walang nagbibigay ng lakas. Doon nga sa courses natin, kung anong tinatakbo mong courses ngayon, nagpapakabihasa ka. Nagbibigay ka ng panahon, lakas, puyat, gutom. Gaano pa kaya ito, brethren? Mas maagang tanong, bakit kailangan? Isa tayo doon sa maaaring gamitin ng Diyos na magbigay ng tagumpay para sa marami. Alam niyo, brethren, hindi lahat kasi ng tao ay may tagumpay. Hindi lahat ng tao ay nagtatagumpay sa material na bagay. Amen? At tayo ang pinapag-asa niyan, brethren. Kung paano ang sinasabi ng Diyos sa mga Hudyo that you are the light of the world. Tayo man ngayon na nakaalam ng katotohanan, magiging ilaw din tayo sa sanlibutan. Dahil ang pag-asa nila ay nasa ating mga kamay. Dahil pinagkatiwala ito ng Diyos sa atin. Maaari magbigay ang Diyos ng tagumpay sa pamagitan natin. Kailangan natin, kailangan mo ng kabihasahan. Huwag mong ilagay sa isip, brethren, na simpleng Kristiyano lang ang gusto mong buhay. Hindi, ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos na isa o dalawa sa atin ay talunan. Dapat isa, tatlo sa atin nagbibigay tayo ng tagumpay. Amen? Yung kasanayan natin. Kaya nga nandito si Pastor Ramdong. Nagbibigay ng kasanayan. Sa chapter 4 verse 11, o nandun yun, sa Ephesians, ang mga lingkod ng Diyos ay tinuturuan upang maging masanay ang iglesia. At ang iglesia ay maging ganap na lingkod ng Diyos. Let me read. Ay, maalala ko ito, Pastor, ah. Maganda yun, ah. Kasi wala sa akin ito, eh. Chapter 4, verse 11. And God, He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. What is the reasons of God? For the perfecting of the saints. Para maging ganap ang iglesia. Kung kabilang ka sa iglesia, ilagay mo sa isip mo na kailangang maging ganap ka sa paglilingkod. Tama ba yung pastor? Maging perfect ka na servant. Ito, oh, for the perfecting of the saints. Bakit kinakailangan ma-perfect ang mga saints? For the work of the ministry. Para sa gawaing paglilingkod. At bakit kailangan para sa gawaing paglilingkod? For the edifying of the body of Christ. Ano yun, Pastor? Para maging malakas ang iglesia ng Panginoon. Kung wala ang mga lingkod na ito, at ang mga lingkod na ito, kay isa-isang bishop, meron din tayong bishop o diakono, si Pastor Paul, andyan si Pastor Albert, kahit ilan lang ang mga ito, sapat ito para gawin tayong ganap na lingkod ng Diyos, na makikipagbaka, para ang iglesia ay maging malakas. Amen? Let me read. And for the perfecting of the saints, ibinigay ang mga trainers na ito para maging ganap ang mga mananampalataya. Bakit kinakailangan?
It is for the work of the ministry. Gawain paglilingkod. Bakit kinakailangan ang gawain paglilingkod? For the edifying of the body of Christ. Para strong ang body. Pero pagka walang magagawa, napakahina ang katawan ni Kristo. Kailangan gawin natin malusog katawan ni Kristo. Kahit ilan-ilan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kahit yan lang ang bilang natin kung malakas tayo. Kahit ilang libo tayo kung hindi tayo malakas, tinatawanan tayo ni Satanas. Magpakadalubhasa tayo, brethren. That's why we are here for you. Rusya, Ukraine. Para may pagtanggol ang bayan, napakarami mga volunteers na mamamayan. Amen? Na kahit hindi alam makipagdigma, nagsanay ng kaunti para lang madipinsahan ang kanilang mahal na bayan na kanilang kinamulatan, kinagisnan, doon na sila sinilang. Kahit hindi nila alam na sumilip, sumisilip sila. Gaano pa kaya ang spiritual? Wala bang magbo-volunteers para ang iglesia ng Panginoon dito sa Light of Truth Ministry ay isang matagumpay? Kung hindi mo na sabihin, Brad, ikaw ah, ikaw Brad, ah, sister, ikaw din ah. Kung hindi mo na ituro, wala siyang ginagawa. Kahit ituro mo pa, wala pa rin ginagawa. Kung hindi mo ituro, walang gagawin. Pagka ituro mo, wala pa rin gagawin. Sige, pagka ganoon naman kasi yung attitude natin, unang-una, tayo rin yung mapipirwisyo. Hmm? Sabi ka na, nung nananalangin na si Brother Lito, ano tumutulo na yung tears ko. Sabi ako, Christ, si Pastor Albert, kasi may kasama na akong matanda na akala ko nalulungkot ako dahil wala, ako na ang pinakamatanda eh. Meron pa pala. Kaya medyo naging masaya ako. May mas matanda pa pala sa akin. Mayroon pa pala mas maunang mamamatay kasi sa akin. Buti na lang at wala si Pastor Albert. Kaya masaya ako. Ay, saya. Na pagka may aagaw doon sa ating kalagayang napakabuti, nabigay ng Diyos. Binigay ng Diyos ang tagumpay sa atin, ipagpapatuloy natin. Sikapin natin walang aagaw nito, kundi ililipat natin ito sa iba. Magpakatatag kayo, brethren, dahil susubukin ang iyong lakas. Amen? Susubukin kung hanggang saan ang dedikasyon mo sa Diyos. Ito ang gusto ko eh, pagka gusto rin natin katulad ni Adino, ni Eleazar, ni Jama, i-open lang natin yung sarili natin sa Diyos. Don't hide yourself, but open it. Place yourself into the open field. Katulad ni Adino, katulad ni Eleazar, tumayo siya. Sige, walang taguan. Kung tumakbo sila, ako nandito. Come! I will face you. Come. Kahit ako lang ang natitira. Huwag mong itago yan. Yung sarili mo na yan. Dahil pagka itinago mo yan, mawawalan ka. Ang sabi ng Panginoong Yesus, Matthew 16, ang itinatago niya ang kanyang buhay dahil sa akin. Ang itinatago niya ang kanyang buhay dahil sa Ebanghelyo, siya ang mawawalan. Ngunit, kung ang sino mang tao na ang kanyang buhay ay kanyang ipinapakita, willing siya na paggamit dahil sa akin at sa Ebanghelyo, siya ang makakasumpong ng buhay. Huwag niyong itago yan. Hindi naman ganyang kanyang kagandahang lalaki, itatago mo pa. Hindi naman ganyang kagandahang babae, itatago mo pa. Hindi ka naman gaano kilala, itatago mo pa. Hindi na. Samantalagin mo, kung ano na yung kalagayan mong hindi maganda, ilatag mo na yan at gamitin na ng Diyos niyan. Para magkaroon ng kabuluhan. Wala nang kabuluhan yung buhay, tapos bibigyan. Mag-e-ending ka pa na walang kabuluhan. Pangit naman. 16:24. Then said Jesus unto his disciples,
If anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Aanhin mo ang makuha mo ang daigdig, Jesus said, kung ang iyong kaluluwa ay mawawala mo. Kailangang mawala ang buhay na ito dahil kay Kristo. Dahil ang buhay na ito ay binigay ni Jesus sa ating. Jesus created this life to be used by God. Not to be used this world, but not to be used this Satan, the enemies of God. Kung hindi ninyo ibibigay sa Diyos, ready and willing ang inyong sarili, kung itatago nyo ang inyong sarili, si Satanas ang gagamit niyan. Mamili kayo, si Satanas ang gagamit niyan o ang Diyos ang gagamit niyan. Pagka si Satanas ang gagamit niyan, itatago nyo niyan sa Diyos para gamitin? Walang ibang gagamit niyan kundi si Satanas. At kung gagamitin niyan ni Satanas, huwag kang aasa na banal ang buhay mo. Dahil gagamitin ang buhay nito sa hindi kabanalang buhay. Ngunit kung Jesus ang gagamit nito, ilalantad mo yan. At pagka si Jesus ang gagamit nito, banal ang buhay na yan. At maraming makikinabang dyan. Doon sa langit, ayaw nyo ba na ang Diyos ang gagamit nito? Napakasama ang isip natin kung si Satanas pa ang gagamit nito. Kaya ang warning, kahit maangkin nyo ang daigdig, kung ang kaluluwa nyo ay mawawala, ano ba ang kaya nyo ipalit niyan? Walang sino mang makakapalit niyan. Hindi kayang bilhin niya ng buong daigdig ang kaluluwa mo. Panginoon, akin ang pasay. Akin yung aking kaluluwa. Pasay akin. O ayano, pasay, pag-aari ni Pastor Randong. Hindi. Yung dugo ni Jesus lamang ang nakabili nito. Hindi yung mga mahalagang ginto o bato, kundi yung banal na dugo ni Jesus ang naging dakilan nito kung bakit tayo ay naligtas niya. I-open mo. Yan yung sinasabi niya, ang sino mang ayaw at gugustuhin mo pa ang asawa mo, anak, ang iyong mga kaibigan, at tatanggihan mo ako, ang iniisip mo, asawa mo, o anuman, hindi ka karapat-dapat sa akin. Maraming gustong maglingkod sa Diyos, hindi naman karapat-dapat. Tiyakin nyo lang, na kung gusto nyo na ang Diyos ay gagamitin ka para sa tagumpay ng mas marami, tiyakin mo lang na karapat-dapat ka. Paano yun, Pastor? Wala ka ng ibang mamahalin pa ng mas malaking pagmamahal kundi ang Diyos. Ano ba sinasabi niya? Love your God with all your strength. Hindi niya sinasabi, love your wife with all your strength, or your children with all your strength, with mine with all your strength, sa parents. No. Sa Diyos lamang yan, hindi sa pamilya. Sapat na yung pag-ibig natin sa ating mga asawa at mga anak. Pero kailangan sapatin natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi ko nga sa aking asawa, iwanan niyo man ako. Kahit hindi kayo maglilingkod, maglilingkod ako sa Diyos kahit mag-isa ko lang. Oo, sabi ko nga sa Diyos eh. Kahit nung binata pa ako, naglilingkod na ako. Kaya kahit iwanan ako lang aking asawa at aking mga anak, magpapatuloy ako maglilingkod sa iyo. Ngayon pa, at binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na mapaglingkuran siya ng may kabanalan. Hindi madali na pagkatiwalaan ka ng Diyos na paglingkuran siya. Hindi, makapaglingkod ka na sa buong daigdig. Pero hindi madali ang maglingkod sa Diyos. Hindi. Hindi ganun kadali dun sa iniisip natin. Just stand into the open field and fight for God's glory. Bigay mo yan, huwag mo itago. Para sa lahat yan. At syempre, ang sinasabi niya sa 1 Corinthians 11:10 ba yun? O 10:11? Chronicles, ano?
Anong nakikita nyo kung tumatayo siyang nag-iisa? Come! Hindi isa-isahan. Biglaan na! Oh, tignan nyo. Magpahinga ka muna. Hindi! Walang pahinga. Sige lang! Kung tinitignan nyo yung digmaan na ito, ano ang nasa isip ninyo? Kasi naglalaro kasi yung isip ko, parang nandun ako eh. Mayroon kayo naiisip? Huwag nyo nang pwersahin yung isip ninyo. Baka talagang walang maiisip yan. Hindi ba napakatapang ang mga ito? Amen? Hindi ba napakatapang ang mga ito? Na alam niya kahit tumakbo ang mas marami at silang natitira. Sige! Lumapit kayo. Hindi ba ganun yan? Matatapang ang mga ito, hindi lang mahuhusay, hindi lamang malalakas, matatapang buo ang loob. Kahit iwanan mo ako, husband, hindi ko iiwanan kung ano ang sinumpaan ko sa Diyos. Iniwan si Job ng kanyang asawa. Pero naglingkod si Job. At ang sinabi, kahit na wala ang kanyang mga anak, kahit ang kanyang mga kayamanan, kahit ang kanyang tatlong kaibigan, nasabay na nagtapos sa pag-aaral, sa theology, hindi pa rin siya, hindi niya binitiwan ang kanyang dignidad sa Diyos. Ang sabi niya ay, wala akong dala. Nung lumitaw ako dito sa digdig, wala akong damit. Wala rin akong dala na pupunta roon. Kaya kahit mawala ang lahat, magpapatuloy na perfect si Job. Isang magiting na tagapagturo ng Diyos si Job, na kahit iniwan ng kanyang asawa, kanyang mga kaibigan, wala na lahat ang kanyang pinundar. Buo ang loob na gagamitin siya ng Diyos. Eh kayo, kung tipping lang ang loob, alam mo yung tipping? Yung kapiraso. Kanya tayo amutay ni Jai Brad Paul, ano? Yung tipping. Oh. Basit lang na Jai. Tipping lang. Lalo dumawat ka ti Bukayo, hindi ka tipping ang dalagi Bukayo. O mulmulang tumutan. Eh ang Diyos, yung pagtatagumpay na ibibigay niya sa iyo, hindi yung bahagi lang. Buo yun para wala kang masabi. Hindi yung sasabihin mo, oh, di ba Panginoon, di ba ako ang, di ba nagtagumpay, binigay ko yun sa kanila, hindi. Ang Diyos pa rin ang makikita roon. Ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay kay Abino, kay Eleazar, kay Shema. Dito ilan. Pagkatapos ni Pastor Elmer, Pastor Albert, Brother Lito, ang ating leader na si Paul, pagkakatapos kaya nila, meron pa bang susunod dyan? Man. Parang, ihanda na rin ninyo yung sarili ninyo dahil hindi namin alam ang panahon, matatapos na kami. One day, hindi na tayo yung tatayo, sila na rin dahil matatapos na rin yung kurso natin. Sabi ko nga sa Diyos, bago ako mamatay, matatapos ko yung aking takbo. Hindi pwedeng mamamatay ako na hindi ko natapos ang aking takbuhin. Kung kinakailangang uutang ako ulit ng Bombay doon at babalikan ko kayo, babalik ako sa inyo. Ano, Pastor? Umutang ti Bombay. Tapno makasubliak lang kanyayo. Dahil gusto ko ang tagumpay ko ay tagumpay nyo. At ang tagumpay ninyo ay tagumpay ng lahat. Maaari ang Diyos na magbigay ng tagumpay sa pamamagitan mo. Buuin mo lang ang loob mo. Bakit sinasabi yung pastor na buuin mo lamang ang loob mo? And ang dami nating kinakatakutan. Lagi kong sinasabi sa Diyos, Panginoon, lakasan mo ang loob ko. Dahil ang dami kong mga kinakatakutan. Ang dami-daming mga kahinaan. Yung mga pangyayari dito sa daigdig, huwag mong amining wala kang takot sa mga nangyayari. Marami tayong kinakatakutan. Lalo na sa pinansyal. Oh. Yan ang kinakatakutan natin.
material? O hindi ba? Ano na lang, humingi na lang kayo ng lakas loob sa Diyos para makapagpatuloy kayo. Humingi kayo ng lakas loob sa Diyos. Dahil sabihin niyo man sa akin at hindi, isa ka rin na katulad kong may kahinaan. Sa alam niyo ba napakalakas ko? Hindi. Kung hindi lang ako pinapalakas ng Diyos, wala ako sa inyo. Kaya ako nakapagpapatuloy. Dahil binubuo ng Diyos yung loob ko na ipagpatuloy na maaaring magbigay ang Diyos ng tagumpay sa pamamagitan ko. At siyempre kayo din. Tama na ito, brother Lito? Pagod na rin ako eh. Babalik naman ako dito, tutuloy ko na lang. Amen? Basta wag lang kayo ma-discourage ng madali. May mga tao ang dali-daling nadi-discourage. Pagka nakarinig ng medyo masakit, ayaw kong kasama yan. Ilayo mo sa daan ko yan. Baka ilayo mo yan. Basta ilayo mo yan. Bakit? Basta nga, ilayo mo. Ang dali-dali kasing nadi-discourage eh. Nakakarinig, o di kayo nakakakita ng hindi magandang kilos. May nagawa ang isang kanyang kapatid na hindi masarap sa kanyang lasa, eh hindi siya nagpapatuloy. Pero ang mga ito na nabasa natin, kahit iwanan man sila ng lakat, hindi sila nadi-discourage. Dahil nasa isip nila, maaring ako, na kahit iisa ako, dahil nagagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kung ano yung aking kakayanan, ito na lang ang gagamitin ng Diyos. Amen? Huwag kayong ma-discourage. Di-discourage ka sa anak, di-discourage ka sa asawang lalaki at babae, huwag sanang maapektuhan ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Hindi naman ang Diyos ang problema mo eh. Yung anak mo, yung asawa mo, yung kapatid mo namang problema mo. Bakit yung relasyon mong Diyos? Pati yung naapektuhan. Diba? Huwag. Dahil ako hindi ganung tao. Kung ano yung problema sa pagitan ng pamilya, wala doon sa pagitan namin ng Diyos. Tuloy-tuloy ang Diyos. Ready ang Diyos na gamitin tayo. Basta willing naman tayo. Kaya huwag kayo nati-discourage. Kung darating man ang discouragement, sinasabi nga ng Diyos kay Joshua pagkatapos ni Moses. Magpakatapang ka, Joshua. Huwag kang ma-discourage, Joshua. Magpakatapang ka. Dahil sa pagiging isang Kristiyano, ang daming discouragement ang naririnig at nakikita. Ngunit isaalang-alang mo ito sa Diyos. Sa alang-alang mo na ikaw ay maaring gamitin ng Diyos sa ikatatagumpay ng marami. Babalik ako sa inyo. Kahit ayaw nyo. Oo, kahit ayaw nyo. Babalik ako dito. Bakit babalik ka pa, Pastor, kahit ayaw mo na? Kailangan nyo, kahit hindi nyo sabihin eh. Bakit ayaw nyo ba langit? Anong gusto nyo, impyerno? Langit. Biyahe tayo po sa langit. At walang makakapunta sa langit kung hindi yung kaparaanan ng Panginoong Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kailangan natin ang katotohanan ng Diyos. Kailangan natin yung buhay na nasa Diyos. Pagpatuloy natin, kahit kaunti lang yung bilang natin, sige lang. Pag-uwi mo, kahit alam mo yung mangyayari ulit doon sa bahay mo, huwag mong kalilimutan na maaari kang gamitin ng Diyos nang magbigay ng tagumpay sa iyong pamilya. Eh, sino pang gagamitin ng Diyos sa iyong pamilya? Hindi ba ikaw? Ang layo-layo pa ni Pastor, bakit si Pastor pa? Ikaw na. Amen? Yung makita nilang banal ka, bakit hindi pa masabat ito? Ah, salamat, Pastor. Tapos na ako.
I-open nyo ang buhay nyo, ano? 24 hours. 24 hours, i-open nyo ang buhay nyo sa Diyos. Eh, paano yung problema mo? Anong hayaan mo na yung Panginoon? Basta 24 hours ako. 7-11. Mercury. Ikaw na lang, Pastor, ang ano, mag-pre-pray. God bless you, brethren. Pagka niloob ang Diyos at buhay pa ako, babalik ako sa inyo.